cauliflower, beet, carrot, cabbages, garlic. In short, pag uminom po kayo ng C24/7, para na rin kayong nakapag-ulam ng chop suey, o diba? Dito siya kamay yun. Pero eto, hindi ko na po isa-isahin yan. Dito na lang po ako magfocus sa garlic. Ang garlic, iyan po ay kilala na napakaganda saan? Sa aswang nga naman, ha? May point si ate doon. Hindi, joke lang. So, eto, makinig. Ang garlic po, kilala po yan as natural antibiotic. Okay, so instead na uminom ka ng mga synthetic na mga antibiotics, eh ayan, kumain ka na lang ng kumain ng garlic. Oh, natural pa. Yun nga lang, matindi ang side effect ng garlic. Anong side effect ng garlic? Eh, grabe, ang baho ng hininga mo. Pero kung kayo ngayon ang papipili ko, sige, mamili po kayo. Ano po bang gusto niyong side effect? Mabahong hininga o yung wala ng hininga? Mabahong hininga na lang, hindi ba atin buhay tayo? Pero what else we also have? 18 amino acids. These are building blocks of protein. Yan naman po yung tumutulong para mas mabilis ma-develop yung ating mga muscles. And what else we also have? 14 green foods and spirulina blend. Pero ito ha, before, tinuturo ng mga teachers natin is chlorophyll. It's a coloring pigment ng dahon. Pero alam niyo po ba, according sa research, chlorophyll po pala is also rich in antioxidants, especially sa mga taong may bukol sa katawan. Ano po yung mga bukol na yan? Yung mga myoma, cysts, goiter, cancer. Yan, kailangan pakainin niyo po sila ng mga green leafy vegetables. Makakatulong po yan sa kanila. Plus, ito pa, sinamahan pa tayo ng spirulina. Ang spirulina po, ine-endorse na po ito ng World Health Organization. Eh, ito po yung ipinapainom ng NASA sa mga astronauts. Kaya napasalin niyo, ang mga astronauts, pagbalik dito, patay buhay. Buhay pa, pero bawal ang pagkain doon. Anong kinakain nila is either tablet or capsule, which is, ang laman po nun ay spirulina. Ang spirulina po kasi, complete food na po ito. Ang tawag nga dito is food for the future. Ano pa yan? Ito po yung mga blue-green algae. Or in Tagalog, ano ba Tagalog ng algae? Lumot. O kaya lang, baka masyado kayo ma-excite, ha? Uy, sabi ng speaker, healthy daw ang lumot. Aba, tama-tama. Maraming lumot yan sa kubeta. Mahal ka lang, manilala. Ako, pakay tayo dyan. Hindi po yun yun, ha? Nililinaw ko. Ang lumot na sinasabi ko, iyan po ay makikita under the sea. Okay? Yung kinakaya ng mga fishes. And what else? Sa 12 mushrooms, alam na po yan, meron tayong 40 cents fresh shit. Take, tira take, may take, yaya mo ba siya take, pag-iwas, atake. Patulong na. And at the same time, yun po talaga ang health benefit niya. Bakit po? Kasi ang mga mushroom, maganda po yan sa ating mga ugat-ugat. Maganda rin po ang mga mushroom sa mga HIV. At maganda rin po ang mga mushroom sa mga may bukol sa loob ng katawan. Pero ito ha, dito na lang din ako magsusokus sa agaricol or agaricus mushroom. Bakit po? Kasi kung itong mga mushroom na to, eh tinutulungan yung bukol sa loob ng katawan natin na lumiit. Aba, si agaricol or agaricus mushroom, nag-uumpisa pa lang tumubo yung bukol mo sa katawan, pinapatay na niya. Kaya nga siya tinawag na king of all mushroom. Okay, and what else? We also have 12 digestive enzymes, which is isang example naman po nito is yung tinatawag na lactobacillus or lactobacilli. Na ang laging tanong dun sa commercial na yun, ano? Kaya kayo ngayon ang tatanungin ko. Okay, kabatsyan. Parang lilipalang yung nakinig kong nag-okay. Patay tayo dyan. O, eto, magkakaalaman tayo ngayon. According po sa World Health Organization, there are 5 signs para malaman po natin kung healthy ba ang ating digestion. Pero bago ko sabihin nyo muna sign, eh, tatanungin ko po muna kayo. Sino po ba dito ang once a day ang bowel movement? Pakitaas po yung kamay. Huwag po kayong mahiya magtaas, ha? Basta kakahiya po ang hindi dumudumi. Okay, once a day. May iba hindi nagtataas. Sige, baba na. Twice a day. Oh, magkasing dami lang. Pero may mga hindi pa rin nagtataas ng kamay. Ah, baka ito. Thrice a day. Uy, marami lang din. Tampo. Pati niyo ba, hindi nagtataas ng kamay? Ah, hindi na nadumi. Patay tayo dyan. So, eto mga kapatid, makinig ha. Alam niyo po ba, according po sa World Health Organization, ang healthy number of times ng bowel movement should be thrice a day. Hindi po enough ang twice, hindi rin po enough ang once. At lalong-lalong hindi po enough ang none of the above. Ay, mga hindi nagtaas dyan. Hindi po yan kayamanan, ha? Huwag mo
ipunipuni, inilalabas po talaga yan. Pero eto, kung di mo talaga kaya mag-try sa day, huwag yung masyadong kabahan. Okay lang yan, pero siguraduhin nyo lang, nakakayanin nyo yung pangalawang sukatan. Ano po yung pangalawang sukatan? Okay, taas yun po yung right arm nyo. Mamanata, makabayan muna tayo. O, sukatin mo mula dito sa tuktok ng daliri mo hanggang dito sa ilalim ng siko mo. Sukatin niyo po yung haba. Kasi according po sa World Health Organization, kailangan ganyan kahaba ang ilalabas mo araw-araw. Wala po ko sinasabing ganyan kalaki, ha? Kasi yung iba nakikita ko, kalalaki ng braso. Sorry yan, nakaabutin nyo dyan, ha? Eh, sinabi ko, ang pinag-uusapan po natin ay haba. Kaya kung once a day ka, okay lang yan. Siguro din mo lang na ganyan kahaba ang ilalabas mo araw-araw. Pero wala po ko sinabing isang labasan lang yan, ha? Pwede po yan putol-putulin. Konting galaw lang, mapuputol yan. Pero kailangan nyo lang gawin. Pagkatapos mong gawin nyo, ready? Pagdikit-dikitin mo. Tignan mo kung kumota ka na. Aba, pag kumota ka, magdimok ka talaga. Bakit? Congratulations. Healthy ka. Angat mong sukatan. Yung pong unang gawin dito sa song nyo, imigin po sa inyong middle finger. Oh, yan naman po ay ang diameter ng inyong large intestine. Meaning, kung yan ang diameter ng large intestine mo, eh din dapat yan din po ang diameter ng iyong letter T. Ano po yung letter T nyo? Kala ko social kayo, toxin po yan, ha? Para medyo social ng konti. Okay, so eto mga kapatid, makinig. Kung ito po dapat ang diameter ng letter T mo, at ito lang ang nailalabas mo, naku, matakot ka na. Isa lang ibig sabihin yan, may mga nanigit na dyan, at nanigas na sa gilid-gilid ng large intestine mo. Ito po ha, pakinggan niyo po ito, sasabihin ko, kung ang ating ugat ay nababarahan, ang large intestine, nababarahan din po yan. At isa po yan sa pinakadelikadong cancer. Ano po yun? Cancer. So, yung pang-apat at pang-limang sign, assignment nyo na lang yan, ha? Na may malumaki sa bahay. So, ano po ginagawa ng Tay Jesse Benzan? Yan po ang tutulong para ma-detoxify tayo. Para mailabas natin yung mga toxin sa loob ng ating katawan. Okay, and what else? Meron pa rin po tayong 12 specialty nutrients. This is good naman po for our nervous system. From the word itself, nerve. So, maganda po siya sa mga ugat-ugat. Maganda po siya sa mga diabetic. Nina-normalize po yung sugar level natin. Maganda po siya sa mga may bad cholesterol. At maganda rin po yan sa ating brain. Okay, and what else? Meron din po tayong 10 essential fatty acid or mas commonly known po yan as omega oil. Pero ang lagi ng commercial sa TV is omega 3. Pero since tayo ay C24/7, ako, hindi lang po omega 3. Meron din po tayong omega 6 at omega 9. Na ang lagi ng commercial sa TV, omega oil is good for our heart. Iwas heart disease or heart attack. And what else? Hindi pa rin po dyan natatapos. Meron tayong 5 anti-aging and antioxidant enhancer and 4 longevity polyphenols or mega resveratrol blend. So ano nga po ba yung 5 anti-aging niyan? Meron tayong cysteine hydrochloride, quercetin concentrated grape seed extract, green tea, and coenzyme Q10. So ano po ginagawa ng mga anti-aging, antioxidant enhancer? Iyan po yung tumutulong para ma-rejuvenate yung ating skin. Okay, so eto ngayon, feeling or looking young tayo ngayon. Pero with longevity polyphenols, which is yung po yung Japanese knotweed, premium red wine extract, grape seed extract, and concentrated red wine powder, eto naman po yung magpapa-feeling young sa atin. Bakit po? Kasi ang longevity polyphenols, ang ginagawa po niyan is ina-activate niya yung tinatawag na sirtuin enzyme. And once na-activate ang sirtuin enzyme mo inside your body, ang ginagawa naman po nun is nire-reverse niya ng 30-60% ang iyong aging. Na kung halimbawa, uminom ka ng C24/7 because of the longevity polyphenols, kung ikaw ay 40 years old, ang magiging organs mo ngayon ay pang 20 years old na lang. Eh kung halimbawa, 20 years old ka ngayon, eh uminom ka talaga ng C24/7. O because of longevity polyphenols, ang magiging edad mo na lang, magiging fetus ka. De, joke lang po yun. Pero anong point doon? Sino ba ang matakitin? Bata, matanda? Matanda. So since binata, bata,
organs. So, mas bumaba tayong organs natin, mas tumataas ngayon ang immune system natin. So, mas makakalaban tayo ngayon sa mga sakit. Okay, so ang tanong ngayon, maganda po ba ang C24/7? Yes! At maganda po sa product natin, yan po ay ibinalot sa V-Cup. Ano po yung V-Cup? Vegetable or vegetarian capsule. Na even yung pinambalot po sa produkto natin ay gawa pa rin po sa gulay. Kaya, panginoon mo ng C24/7, 15 minutes lang, totally absorb na po yan ang ating katawan. At ang maganda po po dyan, sinamahan pa po siya ng dalawang bagong technology. Ano po yun? Cinertech and Phyto Algatech. Ano po ginagawa ng Cinertech? Nako, iyan lang naman po yung nag-make sure na mas ma-enhance yung bawat content ng ating produkto para mas mag-synergize ang bawat isa.